Nakita nyo, di ba? Yung ma-fractured yung buto mo, ang sakit sa feeling nung malaglag ka, tapos maramdaman mong walang handang sumalo sa'yo. Sakit nun, di ba? Grabe! Uy! Ang drama naman neto. Grabe ka, nagugulat yung kasama natin for today's video. By the way, ang makakasama natin ngayon para libutin ang ating radiologic technology ang kanilang department, walang iba kundi si... Hi, Perpetual Lights! I am Alexis Villar, a third-year radiologic technology student in the University of Perpetual Health System, Delta. Grabe ang kasama natin ngayon for today's video. Pero Alexis, ito, typical sa inyo to nanggagaling. Yes. Diba, excited na ako, Alexis, makita pa. Paano nga ba nagkakaroon ng ganito? Pero bago ang lahat, kailangan mo munang magpalit. Okay, let's go! Wow! Magic! Bagay ba sa akin, Alex? Kaya alam mo, favorite color kang yellow at blue nila. Kaya masama ko na excited. Punta na tayo sa classroom ninyo. Gusto ka na makita. Tara, let's go na mga Perpetual Lights! Let's go! So, Ate Dean, nandito na tayo sa ating ultrasound laboratory room. Okay. So, ano namang usually na ginagawa dito, Alexis, kapag nasa ultrasound room ka? So, usually, ang gamit ng ultrasound ay para makita ang internal organs sa loob ng katawan. Kadalasan to sa mga mommies natin. Yes, okay. Sa mga pregnant women. Oo, yeah. Para makita nila, di ba, masulya pa nila yung unang sipa. Makita nila yung ngipi ng baby nila, yes, sa loob. Nakikita ko kapag nag-ultrasound, may nilalagay silang mga gel. Tama ba? Opo, tama po. Bago po natin siya yung ultrasound, maglalagay po tayo ng ultrasound transmission gel. So, para saan ito ginagamit? Yes, in order to avoid air contact between the patient's skin and the transducer. So, dito makikita natin, kinukuha ang image ng liver. Pwede kuha ang spleen, ang kidneys, and mga internal organs na makikita sa abdomen. So, Alexis, ano namang meron ka dito ngayon? Nakala ko isa ka ng sorbetero. Nakikita na ng ice cream, ha? Oo. So, ito, ang tawag natin dito ay X-ray portable machine. Okay. Or portable X-ray. Saan ito kadalasan ginagamit? Ginagamit ito usually sa emergency room para sa mga trauma patients. Okay. So, Alexis, pag ganito, narinig ko na hindi daw kayo allowed pag bukas ng X-ray. Yes, kasi hindi pa kami registered rat test. So, okay. So, we are allowed to use it kapag may professor. So, Ate Dean, makikita natin ang dalawang ating X-ray room. Okay. May makikita tayo may dalawang umiilaw sa taas. Ito, usually nakikita ko siya kapag na mga nasa X-ray na do not enter when the red light is on. Bakit ganun, Alexis? Alam mo, sabi mo sa radyo, ganun din Kapag naka-on air, alam mo may ginagawa sa loob. So, what about naman dito sa ating X-ray? Alam ko sa radyo kasi para mga hindi maingay. Pero dito, para sa safety ng pasyente sa mga tao na nakapaligid sa court. So, Ate Dean, nandito na tayo sa ating X-ray. Okay, so ayun na. Yeah. So we have Mr. Bayubay here to demonstrate the procedure that we're going. Okay, so yung gagawin natin ngayon mga ka-perpetualites ay anong classic X-ray to? PHS X-ray. So ito ay i-check ang ating chest X-ray. Yeah, so for... Paano ito ginagawa, the usual? May mga bawal ba bago ka pumasok ng X-ray? Madaming restrictions. So patient preparation muna. Usually, we let the patient change into a patient gown. Okay, so mga ka-perpetualites, usually may sinusuot talaga ito na gown. So, and tatanggalin yung mga accessories such as... So, bawal ko, bracelets, and all. Earrings, and... Bakit bawal ang accessories? Kasi ito sa X-ray. Okay. Instead na makita yung pinaka-pathology, ma-obstruct niya. So, may hirap. These are metals. Yeah, may hirap. It's demo time!
i-demo natin kung paano ang ginagawa ang PHS. Okay. So maka-perpetualize for today's video, ako ang magiging pasyente nila para i-check ang X-ray. So simulan na natin. Okay, ready. Steps ay? Ilalagay natin ang kaset. Okay, tawag dito ay kaset. So kaset is for what naman? Diyan ilalagay ang film. Okay. Tapos doon magpo-produce ang image. Yeah. So para lang din pala ito maka-perpetualize, pelikula. Yes. Nilalagay ang kaset sa aking film. Makaulang okay. Panahon. Ayan, makaulang panahon. Or alam niyo ba maka-perpetualize, mabigat ang mga gamit ng rag tech natin na hindi siya basta-basta. Okay, next na gagawin. Tawag natin dito BCH. Ginagamit ito usually kapag nakatay yung pasyente. Okay. Ito naman ang X-ray table kapag nakatay ka, usually for trauma patients. Okay, makikita niyo, yan may mga ano to, may mga ports dito. So dito kayo ma? Yes. In the dark, tara! Okay. Ganito usually, hindi siya pang dark. At hindi naman. Hindi siya pang dark pa. Yeah, okay, next steps ay? I would ask the patient to step forward and idikit ang kanyang chest. Ito yan, naka-perpetualize sa kadikit na po ako. Okay, yeah. Next ay? Then we let the patient na, ma'am, hahawakan po kayo. Okay. Lagay po natin ang kamay natin dito. So bakit Alexis kailangan magpaalam sa pasyente? Like parang nangihihintay ng consent para hawakan yung pasyente. Dahil mahirap na. Dahil we have some like private. May mga sensitive na tao si ate. Okay, next. Let the patient i-roll forward ang shoulder. Okay, push it forward. Then the chin up. Kapag ano natin, position natin sa pasyente, makikita natin na nakadikit na ang kanyang chest. Okay. Then we proceed outside kasi mag-expose na tayo. Then we then instruct the patient to inhale, exhale, inhale, hold breath, don't move, then we expose the patient. There we go. Then, okay ma'am, okay na po. Okay, that's it. Now, ako perpetual vista para sa ating pag-chest X-ray. Okay. So, Ate Dean, andito pa rin tayo sa ating X-ray room. Okay. May inayos lang sana ako ipakilala sa iyo. Sino naman itong kasama natin ngayong araw na to? Siya ay si Sophia. Mga ka-perpetualista, kasama natin for today's video, si Sophia! Hi, Sophia! Okay. So, ihiga. Medyo mabigat talaga ang mga dami na ginagamit ko dito. So, ito, Alexis, kung tapos na tayo sa chest kanina, ito namang X-ray na to ay para sa Magkukuha tayo ng abdomen. Okay, abdomen. AP abdomen ang nakahiga ang pasyente. Okay. So, ito ay kadalasan saan mga klaseng pasyente to? Trauma patient. Trauma kasi patients. Kasi makita natin, hindi natin nagagalaw si Sophia. Okay. So, limited ang movement. So, ang i-adjust natin ay itong X-ray source. Okay. So, ito ay para sa abdomen. Napansin ko si Sophia, yung features niya, mga perpetualize, iba-iba siya. So, merong mga nakaganito. So, ayan po, sabi po ni Sophia, alright! Alam niyo ba mga ka-perpetualize, ito medyo familiar ako. Kasi nung ako din nagkaroon ako ng bone fracture, ganito yung naging itsura niya. So, tapos dito din ako pinapunta. So, kailangan mong i-place yung kamay mo. Yes. Ayan. At ito din po, mga ka-perpetualize, yung bandang paa niya. Makikita nyo, pag dami siya, hindi siya nakapantay. Bakit ganito, Alexis? Kasi kapag kami napapractice sa klase namin, okay, may certain positions ang paa na kapag naka-straight, ibang buto yung nakikita. Okay. Kapag naka-bend, ibang buto naman yung nakikita. May mga joint na nakikita. Alright, Ate Dean, perpetualize. After natin sa X-ray room, magpo-proceed tayo sa processing room. Then we go here sa negatoscope for evaluation and visualization. So, ano ginagawa dito kadalasan? Dito nyo na parang chinecheck. Tapos, yes, ano mga to, Alexis? Pwede mo ba explain sa akin? Yes. Dito natin chinecheck kung may for diagnosis, kung may sakit. Here, yan nakita. So, the purpose of the negatoscope is para mas makita pa na mas mabuti ang image. Kailangan buksan. So, Ate Dean, kaya mo bang, can you guess kung anong part to? Ito, feeling ko kanina dahil chinect niyo ako sa chest, I think this is the chest. Yes, tama. And this one?
Alam mo kung sino man to, wanted ka ngayon. Dahil ito ay ang ating skull. Yes, very natin. So, kadalasan, parang pag nakikita ko sa mga videos, Alexis, na magkasama yung rad tech at yung isang doktor, mm-hmm. pwede bang magbigay na ng possible result ang isang rad tech? Actually, bawal kasi nasa batas yun. Pag nagtanong sa yung pasyente, huwag ka magsasabi. Okay. Kasi ang doktor ang may responsibilidad dun, radiologist. Okay. So kaming mga rad tech, kami lang yung taga-manipulate ng machines tsaka okay. ng pasyente. So more on machineries ang ating mga rad tech. And while the doctor's order, sila lang ang pwede mag-explain with the medical term ng mga bagay. Yes, more on diagnosis and doctors. We also call them as radiologists. Okay. So bukod sa nag-aaral kayo, busy kayo sa inyong mga pastati dito sa ating university, gusto ko malaman na naririnig ko RadTech exposed kayo. Exposed din ba kayo sa mga extracurricular activities natin? Yes, alam mo Ate Dean, very active and very competitive kami mga RadTech students. Alam niyo yan. And to explain everything that was said, andito ang ating Student Council President, si Paul Christian Penaflor. Yon! Hello! Welcome sa iyo, Paul! Mag-hi ka sa ito! Hello, ma! Sir Petwa Light! Hello po! Hello, B! Hello, hi, Paul! Yon. Before we start, I am Mr. Paul Christian A. Penaflor, the Student Council President of the College of Radiologic Technology. And I'm here to explain yung mga extracurricular activities na ginagawa namin. Kasi hindi lang kami exposed sa pag-aaral. Okay. Then, in-expose din namin yung mga activities namin out inside and outside the campus. First, ito yung tinatawag namin na activity, the Radiologic Technology Days. This was an event occurred every annually during the November to celebrate the World Radiologic Technology Days. For these RadTech Days, ang ginagawa namin, nagkakaroon kami ng ball games. We have the basketball and volleyball tournament. Also, we have the academic tournament, Then also we have the Talentadong RadTech. We also have the community outreach program that was facilitated by our faculty and the Radiologic Technology Student Council and some of the students. Usually before the pandemic, our college go to the Muntinlupa City Jail and also outside Manila to have a outreach program. And besides, we also have the webinars and seminars too. Yeah. Very important for information. Yes. Grabe, Paul, ang daming activities na ginagawa. Talagang pinatutunayan na lang sa atin na RadTech Exposed. Hindi lang dito sa loob ng ating university, but of course, most especially extended community program na ginagawa ninyo. And that was so valuable na makakatulong kayo sa ating community and the university. Yun naman ang goal talaga. Goal na ako, makakatulong. At para mga perpetualista, patunayan pa the overall holistic approach and service na ginagawa ng ating mga RadTech students and their family, bisitahin natin ang kanilang team for today's video. Let's go! Let's go! Ayan mga kaperpetualista, ngayon at kasama na natin ang Dean of the Radiologic Technology ng kanilang college. So Dean, introduce yourself to our perpetualists. I am Dr. Chara Kabaday, I'm the Dean of the College of Radiologic Technology. Kamusta? Okay na ko! Nice to meet you! Naituro ba si Madam? Yes, na actually Dean. Dean, yung libot namin, nabilib ako sa mga aparatos na ginagamit ninyo. Pero, ang bibigat only ninyo. Only perpetual. Ang bibigat niya, Dean, grabe. Talagang equipped kayo sa mga gamit na nandito. Dean, alam mo ba that our RadTech laboratory is accredited? This is licensed, hindi ito basta na laboratory lang. We have a permit from the Food and Drug Administration. Okay. At Dean, ang nabilib ako na itong room nino na maximize lahat ng pwedeng ilagay dito para magamit ng mga products sa hospital setup. Very competitive siya. Tapos narinig ko na lahat the achievements of all the students din. May isi-share ka pa ba sa kanila with the overall achievements ninyo? Maraming achievements, no? Actually, we have our board top-notchers. Mm-hmm. It is already twice na nag-top 1 ng perpetual. Top 1, yeah? Yes, and marami pong naging top-notchers pa. We have
the 4th placer, 7th placer, 8th placer, marami po sila at hindi lang yun din. Ano yung say sila po yan? Lagi mo nakakwento. Ay, nakakwento sa abroad. Oo, ang maraming graduates na nasa abroad. Hindi man ang graduate. Yes. For UK, Ireland, Canada, Australia, Middle East, UAE, everywhere in the world, nandun sila. Lahat ng mga perpetualite RadTech, nandun sila. Kaya, hindi masasayang ang experience sa mga sadyari. And in perpetual, you will be experiencing all of this. At ang Mother Base Hospital. Kailangan yes. Nila yun? No, ang ating Perpetual Health Medical Center, equipped also with all the state-of-the-art modalities in medical imaging. At talaga ang mga students din natin ay exposed doon. Hindi lang dito sa inside the university, but of course with collaboration with the hospital. Correct, itself. Correct. They are beneficiaries of all of these modalities. At hindi lang yun, ha? Sila lagi ang priority ni Perpetual. Totoo ang ating graduates. Kaya naman mga kapatwalista ay na-explore na natin kung gaano ka-competitive, very equipped ang ating mga RadTech students sa College of Radiology Technology. Kaya ano pa tinitan nyo? We want you all